morning. Umulan dito sa Hong Kong. Malakas ang ulan. Ayan. Pakita ko sa inyo ang umulan dito. Ayan, ayan. Umulan dito. Napakinggan ko si Coach Jarrett eh. Kala ko tumigil na to eh. Bumalik na naman pala. Bumalik na naman siya para may topic na naman siya. Eh meron siya sinasabi ito. Pagkat nasa tabo, ang puro-puro at efektibo na. Pangatlo at ang pinakamahalaga at sa aking palagay ang pinakamabangis ang identity fusion. Kung saan nakikita na ng mga naniniwala sa devoted actor sa social media na propaganda niya ang mahalaga tumutulong na katulong ano ba sa pamamagitan ng hindi pagsagot sa mga lalaki ano na pa at pagpapakita ng mga likit ng dokumento ukol dito dahil sa mga ito na pagtakpan ng mga kulangan sa kanyang pagkatao. Epektibo niya ng natigilan na mag-isip ng kaliwa sa mga naikinig sa kanya. Epektibo na buo ang definite fever. Dahil dito ang mga desperado, maapulan ng grasya. Sinunod lahat ng utos si Norman. Subscribe muna kayo para kumadala namin kayo ng bigas. I-post nyo ang cellphone number nyo para mag-premyahan namin kayo ng Gcash. I-post nyo ang MasterCard at Visa number nyo para depositohan ko na kung ano bang halaga. Sa puntong ito, gumaganda sa mga buo. Hindi ba naman ito talagang may ano eh, may parang eh, alam mo sinasabi mo naman Coach Jarrett ko, basa ka ng basa ng napag-aralan mukha mo eh, hindi nga mag nag-a-apply sa taong mahihirap at saka ano sinasabi mong MasterCard. May katarantaduhan ka rin eh. Pero bang mahirap na may MasterCard? Ala nga silang makain, hahanap sa popos pa ni ano yung MasterCard. Sabi, pag may MasterCard ka, mayaman ka. Napaka-bobo mo talaga oh. Eh, ang tinulo, ang umiidolo sa kanya ay yung mahirap na natulungan niya. Hindi, inaaway nga siya nung mayayaman. Eh, sino bang may MasterCard? Ako nga, hindi naman ako mahirap na mahirap eh. Wala akong MasterCard eh. Tapos, sasabihan mo, oh, didipost. Malabo talaga yung ano mo. Pinagsasabihan mo dyan, parehas kayo ng lolo mo. Basa kayo ng basa ng legal term. Basa kayo ng... Alam mo, hindi nag-a-apply sa mahirap yung mga ganyan. Ang kailangan mo sa mahirap is common sense. Common sense ang pinag-uusapan din. Tsaka bakit tayo yung tigilan yung issue niya? Nakakulong na nga yung tao doon sa NBI. Ayaw niyo pang tumigil. Tapos pag may nagsalita na ibang ano, sasabihin niyo, ba't may salita na salita? Eh kayo yung salita na salita, katulad ng lolo mo eh. Convicted na nga, salita pa ng salita ron. Hindi ko maintindihan naman talaga itong gobyerno na to eh. Tigilan nyo na yung kakasira nyo sa tao. Naka-detain na nga sa NBI. Di na nga nagsasalita yung ibang tao. Pinagsausap ako. Kaya lang ako nagsasalita. Pilit yung pinalalabas na niluko niya yung mga mahihirap na tao. Paano niyang niluko yung mahihirap na tao? Binigyan nga ng bigas. Anong maluluko niya? Ikaw ba may maluluko ka sa mahihirap na tao? Kayo, may maluluko kayo. Kasi pinipilit yung ipanoori sa YouTube nyo, kinukumbisi nyo mag-subscribe sa inyo, kung bobo yung kausap mo, maniniwala, isipin mo, sasabihin mo na, iyan na nyo yung MasterCard at bibigyan. Paano nagkaroon nga ng MasterCard ng mahirap? Wala nga silang makain, magma-MasterCard to. Ako nga, hindi ko alam kung yung MasterCard, di naman ako mahirap na mahirap. Paano nangyari yun?
ikaw, nagdunong-dunong ka na naman, sumasakay ka na naman sa issue, kaya nabubuisit ako sa iyo. Pa-coach-coach ka pa, kaya kita nababasagan ng coach ko eh. Lagi niyong binabanatan yung naniniwala sa kanya. Walang kasalanan yung mga taong naniniwala sa kanila. Tigil-tigilan nyo. Lagi nyo sinasabing hindi namimigay. Kulto, kulto. Eh, kahit na nga sa kulto, kung namigay eh. Ikaw, hindi ka kulto, namigay ka ba? Eh, nakakabuisip ka. Kung ano pa sinasabi mo, masabi ka lang sa YouTube mo. Ah, gusto mo, basahin kita dito sa ulan sa hoko. Oh, ayan, oh. Ayan. Basa, babasahin ko. Babasahin ko yung utak mo. Lukulok. Ah, pinagsasasabi mo. Sumakay ka na naman sa issue. Ayun yung pantigilan. Kayo nilang bantit, nilang mehorada. Puro no, kayo yung daldal ng daldal. Ayun tigilan yung issue eh. Tapos pag may sinagot kayo ng ano, nagagalit yung ano na. O bakit mo sinasabi ka? Didimanda ko kayo. Eh ba't kayo? Hindi kayo dinidimanda. Pambira rin kayo. Tapos ngayon, sasabi, gagamitan pa ng psychology, ano, cult of, ano? Eh, ikaw ang cult, kayo culto ng lolo mo eh. Puro ginagamit nyo, legal din nyo. Alam mo, ang mahirap, hindi naintindihan yan. Ang naintindihan nila, yung may makakain sila sa panahon na nagugutom sila. Which is, sasabihan mo na naman, desperado. Natural, desperado sila eh. Walang makakain eh. Survival, oh. Ano, gamitin sa may hirap yung mga ganyan lang, ano mo, lagi mong sinasabihan. Pinaganda mo pa yung sinabi mo, desperado. Eh ikaw, desperado kasi lang si, ano, saka tigilan nyo na, nasa AMBI na yung kaso, ano pa bang nire-reklamo nyo? Ang sabihan mo, yung lolo mo, kung sumuko na ba siya o hindi. Eh nangatupagin nyo, bakit ganun? Bakit, ang bihira ka kung ano na pinagsasasabihin mo. Batikos kayo ng batikos sa taong nandun na nga sa ano, wala naman kami sinasabing ilabas niyo dyan at walang ano. Ayun yung pantigilan, eh, ang problema sa inyo. At parang ano kayo eh, above the law kayo eh. Kayo pwedeng magsalita, kami hindi. Si FLM pwedeng hulihin, si Mejorada hindi, ganun ba? Tapos pagka nababatikos yung NBI, nagagalit sila. Kasabihin, binabatikos sila. Hindi namin kayo binabatikos. Ang binabatikos namin, alam mo, yung NBI, hindi na, katulad ko, hindi ko binabatikos yan. Inirerespeto ko yung institusyon na yan. Ang problema, hindi yung institusyon. Ang problema kung minsan yung tao eh. Sipin mo, convicted na ano, kahit pa anong krimen ang ginawa niya, pag kinumbik ng korte, sumunod kayo. E tagapagpatupad kayo ng batas eh. Bakit ganyan? Hindi ko alam kung nahuli na siya o hindi. Pero before na ano siya, dapat hinuli niyo siya noon pa. Kasi ngayon kung ano-ano sasabihin niyo na bakit kami nagre-reklamo. Hindi ko nire-reklamo. Yung pag inuulit ko, hindi ko nire-reklamo yung pag-uhuli niyo o pag-demanda niyo kay FLM. Kasi kung ginawa nyo yan sa ibang tao, pwede nyo rin gawin sa amin yan. Ano ko dito, huwag nyo banatan yung mahihirap. At nananahimik na nga yung mahihirap, ginaganyan nyo pa. Sasabihin nyo pang desperado, patay gutom, bobo, tanga. Ganun mo kayong klase. Ang kaaway nyo rito, si Francis Leo Marcos, hindi yung mahihirap. Lagi nyo kinukuha, kayo mang kumukuha ng pinagagalit niyo yung tao sa isang tao na tumulong sa kanila, eh hindi naman pwede yun. Eh kung ikaw ba tulungan ko, magagalit ka sa akin. Ikaw, halimbawa, dumating yung pagkakataon na tinulungan kita, tapos sasabihin ng ibang tao, huwag kang ano dyan sa ano na yan, kasi ganito, napaka walang utang na loob mo naman. Ang pinag-uusapan natin dito, batas. Sinasabi niyong may dinimanda na scamming si ano, hinuli.
Oh, eh kung makalabas siya doon, define. Kung hindi, define. Kaya, depensa niya sarili niya. Pero para sabihin mo na, desperado na naman yung mga naniniwala at ano, eh, ikaw ang desperado eh. Ikaw yung desperado rito eh. Ayaw mong manahimik. Maghanap ka na ibang issue. Nasa eh, ano na yung tao eh, ayaw niyo pantigilan. Tapos pag kami yung ano, sasabihin nyo, nangingialam kami para kami marunong. Eh, panoorin nyo nga yung mga video nyo ng Lolo Manuel mo, at saka ni Bagtit, saka yung video nyo. Ano ba ginagawa nyo? Tapos pag may nagsalita na ibang vlogger, ibang vlogger dyan, sasalita na para pamburkero. Kasang tinatakot ng mga kasamaan mo, hindi timan ka mukha ni Bagtit. Pag-iimbestiga sa NBI, pag-aari nyo ba NBI? Katulad mo Bagtit, ano bang naitulong mo sa Pilipinas? Hindi ka nga, ala ka namang tax na ibinibigay sa Pilipinas, magbibigay ka ba ng tax sa Pilipinas? At kung makakautos ka sa NBI, akala mo, eh wala ka namang silbi sa Pilipinas eh. Eh kaming mga OFW meron. Ikaw, illegal ka dyan sa ano, paano ka naging OFW? Makasalita kayo sa ano, sasabihin nyo, pinagagalit yung mahihirap. Eh kayo itong gumagawa na, ikagagalit sa mahirap eh. Isipin nyo, sasabihin nyo, desperado. Para lang masiraan yung isang tao. Wala kami, pakialam niya kung ano yung sinasabi niyo, yung scamming. Eh, kung gano'n, eh, bakit kayo? Eh, katulad nung Sian Gasa na yan, kausap ng ni Bagtit. Wala kayong sinasabi. Sabihan mo naman ng MasterCard. Eh, gago ka talaga eh. Magkaka-MasterCard ba ang mahirap? Paano lalagyan ng pera? Eh, tinutulong, ang binibigyan niya yung ng bigas, yung mahihirap. Ngayon, yung mahihirap, papaliwanag siya. Pag may nakita kang mahirap na MasterCard, pupugutin kayo ulo ko. At hindi ko malang kung tanga ka lang o gusto mo lang, intimipilit mo lang yung katwiran. Ang mga paliwanag mo, psychology. Alam ko pa kailan kung psychology ka. Eh, yung anak ko din, graduate na psychology, hindi naman ganyan ang pag-iisip. Graduate din yung anak ko na psychology, pero hindi ganyan ang, hindi siguro kasing talino mo na mahirap eh, may MasterCard, lalagyan ng pera ni FLN. Bugok. Tigil-tigil ka nga, Coach Jared Pico. Hindi mo kailangan maging psychology para maunawaan mo kung paano magutom ang tao at kung paano nila kukunin yung pagkain ay bibigay nila kahit ano pa sabihin mo. So, tigil mo na yan. Tigil mo na yung issue niya na yan. Maghanap ka ng ibang content mo. Nasa NBI na nga yung tao eh, hindi hayaan mo yung batas ang umusik sa kanila. Galangan niyo yung batas. Hindi na nga niyo ginalang doon sa kayo mo harada eh. Tapos pagdating kay ano, binabastos talaga ng ewan ko sa inyo. Sipin mo convicted na criminal eh, hindi nyo hinuhuli. Hindi nyo hinuhuli agad o hindi nyo hinuhuli. Ano klase kayo? Tapos pag napuna kayo, nagagalit kayo. Ba't ganun? Patulad na itong Bagtit na ito, eh, dinadala mo na sa politika yung ano, Panginoon. Eh, takla mauwi naman talaga sa politika pagdating ng araw eh. Oo. Hindi naman talaga totoo niyan eh, politika eh. Eh, malalaman natin pagdating ng araw. Oo. So, Bagtit ka, sinasabi ko sa'yo, hindi ka titigilan. Marcos ka ng Marcos, kinakampanya mo na sa aga-aga mo mga panya, ulul ka. Ano? Sabi ko sa'yo, hindi, alam mo, yung mga Marcos, ngayon na lang eleksyon na nakabangon yan, itong dahil kay Duterte. Hindi naman kinampihan ni Duterte yan eh, hindi naman sisikat na yung mga yan.
Tapos sa nung makabawi ng dignidad, gaganyanin mo. Sa kang illegal na tao, puro illegal ang ginawa mo sa buhay mo, kakampanya mo si Bongbong Marcos. Na, eh, ang paniniwala ko sa mga Marcos, napakalaki. Ulit-ulitin ko ako, paghahanga ako nila Ani Marcos. Bongbong Marcos. Pero hanggang nakikita kayo pagmumukha mo dyan, ewan ko lang. So, Kos Jared, walang MasterCard ang mahihira para lagyan ng pera ni FLM. Kaya baguhin mo yung style mo.